kami ngayon sa... Saan ba nga tayo? Sa People's Lodge. Yeah, and restaurant. Dito na kami sa Banaw. Ngayon, naghahanap pa kami ng mga matutulugan. Ayan, nag-iintay sila. Ang ating mga kasama sa ating paglalakbay ng 2018. Ayan, nandito dito. Tumingin sila sa camera. Ayan, at si Kimi. Si Ewa. Ayan. So ngayon sila ang makakasama natin ng apat na araw at marami pang iba. Okay, so... Okay, so papalit ngayon tayo ng hagdan. And then pagkatapos, banda dito sa may labas, yun ang matatanaw nyo. Ito yung mga nakikita natin na mga kapitbahay sa baba, nasa third floor. Third floor tayo ngayon. Okay. So, daming mga, mga parang mga tulugan. Yan sa mas side na yan na nakikita nyo. Yan, yun na makikita sa labas. Magandahan. Yan, banda doon. Meron kayong makikita parang mga palengke, ganyan. Tapos tayo, punta tayo sa may likuran. Okay? Hi po! So, dito sa may likuran, yan, medyo nakikita niya yung daan. Diba? Yung daan papunta dito sa may likod ng ating hotel. Yan, yan ang makikita niya sa labas. Okay? Napakaganda. Pero hindi pa yan yung pinaka-tinatawag na parang rice terraces talaga na tourist destination ng dito sa Banawi. Okay. So, napakahaba ng biyahe natin. Simula kaninang umaga, umalis kami ng parang past 4 a.m. Tapos, yun, ngayon na kami nakarating dito, mga 5:30 na siguro. So, hindi pala pala talaga dito. Talagang totoo ang chismis na malamig dito sa o the Cordillera region. Yeah. So, maganda talaga dito. Okay. So, mamaya, papasyal ko kayo doon sa tulugan na kung saan kami mag-stay ng apat na gabi na matutulog kami doon. Okay? So yan, no, medyo may mga mauusok sa itaas. Siguro super lamig talaga doon. Kaya, kung mararating natin yun, antayin natin. Pero feeling ko hindi tayo makakapunta doon dahil wala naman mga bahay. Good morning! Ayan. So, nandito na kami. On the way na kami sa Batad. Sa Banawi, Batad. Ayan. At dito, maglalakad daw kami papunta doon sa malayo. Napakahaba talaga ng nilakad namin. Actually, ngayon lang kami sisimula lumakad. Ngayon, ang haba talaga ng aming nilakbay. Bababa, tataas na naman ang bundok. Puro bangin talaga ang makikita mo at napakalamig, napaka-mapag.
Kaya dapat magsusot ka talaga din talaga ng jacket. Walking stick. Ayan. Buti na lang dito sa medyo tinigilan namin. Merong maliit tindahan. Kita tayo. Ayan. Kita tayo. May mga kumakain din yan dyan. Okay. So, merong parking area dito. Kaya lang may bayad yung ano, parking area. May bayad siya. So actually, 150 yung bayad. Tapos, pag merong mga kasama ka mga tour guide, mahal din yung bayad. Nasa 800 pesos din. Yan. So, kami ipapunta na sa Batad Rice Terraces. So, pero bago ka makarating doon, kailangan ka maglakad sa mga mababatong bundok. Yan, yung katulad ng mga nakikita nyo sa mga kasamahan ko na talaga namang naghihirap sa pagbaba. Yan, so tayo lumakad na. Dahil medyo talagang sa ngayon, nababa tayo ng bundok. Yan, kung nakikita nyo dito sa mga kapaligiran, bundok siya. Yan. Yan, bundok talaga. Picture muna. Yan. So, kaya naman, sa ngayon, 2 oras daw kaming maglalakad papunta doon para makita namin yung view ng rice terraces. So, kung makikita muna, pakarami, haba-haba ng lalakarin o pababa ng bundok. So, kaya naman talagang mahirap ang pagbaba. Malamig din ang panahon, super lamig. Kaya kailangan meron kang jacket. So, ngayon nakakasalubong tayo ng mga taong may dalang mga bitbitin. Sila. Pumapalik na sila ng bundok. So, ano po yung dala niyo, kuya? Palay po. Palay. So, palay daw yun. So, medyo mag-iingat tayo dahil dito. Medyo madulas ang daan. Pababa. So, kailangan may stick ka. May nabibiling stick na 10 piso. Actually, bili. Ano siya? Nire-rent 10 piso. At ibabalik din namin din daw ito mamaya. So, medyo mababa pa yung tatahakin natin. Yan, so mamaya na lang. Okay. So, nakarating kami ngayon dito. Hindi pa yata ito yung pinaka-rice terraces. Pero maganda na yung view dito pala. The rice terraces. Nagpipicture sila. Teka na. Kaka-picture nyo. Kaka-picture nyo. Ayan. So, dito mayroon part na nakikita ka naglalabas sa baba. At dito, pwede kang uminom ng water. Kaya hindi na tayo iinom siguro. Pero dahil ano, gusto natin uminom ng water. Uminom ka ng tubig. Ayan. Ayan, sarap ang tubig. Okay. Thank you sa tubig. Ayan, maglalakad na tayo ulit. Medyo putik ang daan. Ayan si kuya. Hello! So, lakad ulit tayo. So, dito sa paglalakbay natin. Okay. Ayan, bundok pa din. Ang nilalakad natin. Ayan, medyo malayo-layo na rin ang nilalakad natin.
para makita pa natin siguro yung pinakamagandang view ng rice terraces dito sa Banawe. So medyo nahuhuli tayo dahil uminom pa tayo ng tubig. So dahil dyan, hanggang dito na lang muna siguro tayo. Okay, so maglalakad kami ngayon dito sa rice fields sa Banawe. At nakikita nyo yan, yan ang aming nilalakad. Ang kahabaan ng Banawe rice terraces. Yan ang nilalakad namin. Diba? So maganda siya. Maganda talaga. So, sa dami ng lakarin nito. So, ngayon, nandito na talaga kami sa mismong terraces. Dito kami naglalakad. Naglalakad na kami. Sa mismong terraces. Lakad. Hindi natin ako ubo. Makikita natin, bumaba kami sa ngayon ay umaga na, mga magsisix, 5 minutes bago magsix. So nandito sa likod ko ang fog. Super lamig talaga dito.
Grabe talaga ang lamig. Ha? So, super lamig talaga. Wala na akong masabi talaga. Ayan. So, yung nakikita nyo dito sa aking likuran, ang makapal na pag. No? So, talagang malamig. Ayan. So, nakikita nyo yung pag na yan. Ayan. So, kung maya, ano mo yan, super lamig talaga. Yan. So, actually, napakalaki ng lugar na ito na puro pag, lakad-lakad lang tayo papunta dun sa medyo magadagadang spot na place kung saan maganda yung view na medyo kita pa yung mga bundok. Kasi dito sa sobrang lamig, napakakapal ng ng fog. No, na halos parang kapantay mo na yung ulap. Super lamig talaga. Ang ganda-ganda. So, yun yung way na kung saan namin nadaanan kanina. So, super lamig, super ganda. Yan. Now we're here sa going to Sagada. At dito nakita natin ang mga view na Mountain Province of the Philippines. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through and breaking up is hard to do. Yan, so dito sa part na to, super lamig na talaga. So kung makikita mo doon, mayroong rice terraces doon. Magsalita kayo! Okay. At mayroong mga bahayan, may village doon. At napakalamig talaga, super. Magsalita kayo! Morning. Ngayon, may araw na, pero malamig pa din. Oo. Nandito na kami ngayon sa mismo sa Sagada. Papunta kami ngayon sa cave. Oo. Kaya lang, medyo malayo pa daw ang lalakarin. At yung mga 2 kilometers pa. Pero ang sabi, pwede naman daw na gumamit ng sasakyan papunta doon. Kaya sasakay uli kami para makarating dun sa cave. So kaya kita-kita tayo mamaya ulit. Oh,
agad ang tanghali. So, hindi na kami natuloy sa Sagada. So, mahabang biyahe ang ginawa namin. So, ngayon kami ay makikiihi ngayon dito sa tinigila namin. Hindi namin alam kung anong lugar ito. So, on the way na kami papuntang Baguio. So, kaya makita-kita tayo dyan. So, nandito yung mga kasama ko. Nag-CR-CR. Yan na. So, kita. Yan. At yung CR na ako saan nag-CR kami. Yan. Dito sa may bandang dito nakikita natin may parang may isang magandang view na terraces na kung saan nagpicture kami. Okay, gusto namin bumaba talaga kasi wala talagang part sa kalsada na pwedeng babaan kasi medyo talagang delikado din bumaba kasi sa dami din naman ng mga dumadaang mga sasakyan. So kaya dito sa lugar na to dahil talagang ingihi na nakiusap na lang kami sa lugar na kung saan parang mayroong motorcycle shop yan na kung saan nakiihi muna kami yan. So ngayon siguro meron pang isang oras at 45 minutes na biyahe papuntang Baguio para doon kami mag-i-stay muna. Siguro overnight or hindi natin alam kung gaano tayo katagal doon. So for now, dyan muna pala kayo at kita-kita tayo. So, magandang tanghali. So as of this moment, nandito tayo sa highest point. Yan. So kung saan nakikita natin yung matarik na mga bundok. Yan. Na may mga terraces pa din. Yan. So dito, makikita natin, ito na yung Philippine Highway System. Yan. So pabalik na tayo ngayon sa sasakyan mula dito sa highest point. Yan. So kasi papunta na tayo ng Baguio at malapit na tayong kumain. Siguro sana malapit na nga. Okay. So dito sa pinaka point na to, makikita natin ang view ng mga bundok. Sa part na to ay mayroong taas na 7,400 feet. Yan. So sasakay na tayo sa sasakyan. Ito ang ating sasakyan. Yan tayo sasakyan. So, habang naghihintay ang ating mga kasamahan, iiwanan ko muna kayo. Diyan muna kayo. Mula dito sa highest point, magandang tanghali. Magandang hapon. So, nandito kami ngayon sa Strawberry Farm. Kabababa lang namin dito sa Baguio mismo. Okay, actually, wala sa destination namin ang pagpunta dito, pero nakarating talaga kami. Yeah. So, here's my ewan. Yes. And andito tayo para makita yung farm kung saan siguro baka mamimitas kami. Aalamin din natin kung magkano ang strawberry na bibitasin natin. Okay. So, nauuna na yung mga kasama natin. Nandun na sila. Yan. Okay. So, kung sakaling makabili tayo ng strawberry, titikman natin kung matamis nga yung fresh strawberries na mapipitas natin dun sa mismong farm. So it's our first time na makapunta dito sa strawberry farm. So, antayan nyo lang po ang mga susunod na kabanata ng ating paglalakbay. Mula dito sa strawberry farm sa Baguio City, babalik po kami. So at this point, papasok tayo sa strawberry farm. Ayan, dito ang entrance. Ayan. So I'm with Tini, let's go. Ayan, so papasok tayo ngayon sa strawberry farm para mamitas ng mga strawberries. So as you can see, maraming tao. So hahanapin natin yung mga kasama natin na namimitas ng mga strawberries.
mura dito ang mga parang mga vegetables, mga gulay, prutas o ano man. Yan. So, kaya kailangan sa mga strawberries, ikaw ang mamimitas para fresh. Yan ang mga strawberries. Ah, no, hindi ko pala. Ano to? Mga lettuce. Yan. Pinatutubo sila sa isang parang malagyan. So, alamin natin kung nasan ba yung ating mga kasama. So, this time, ito, Sweet Charlie Road. Yan. Diyan muna kayo. Okay, so we're here sa PNA, sa Baguio City. Yeah. So, nandito kami sa isang uy, saan nagpipicture pa? May ano yung ay, picture daw muna. So, ngayon, lilipat ngayon tayo sa ibang destination pa. Buhat dito sa PNA. Kaya marami pa tayong pupuntahan. Antayin nyo lang yung mga susunod pang mga panata. Actually, pauwi na rin. Malapit na. So, ngayon maglalakad tayo dun sa lugar na susundan natin siya. Si Pinsan. Ngayon nakikita natin dito yung Philippine Military Academy. Ano dito? Kayo. Yun yun. Saan kaya tayo pupunta? Ano kaya? Aalamin natin. Okay? So dito, sarado na. Nagsasara na dito ng 5 p.m. So hindi na sila nagpapapasok talaga kapag nasa time na. So since meron tayong kasama dahil meron tayong kakilala, so kaya pwede tayong pumasok. Kahit na bawal nang pumasok, nakapasok pa din. No visitors allowed beyond this point. Pero galing kami to. Okay. Yan. So, sa banda dito, makakita tayo ng isang maliit na church. Yan. Okay. At nandun pa, meron tayong isang grotong nakikita sa banda doon. Ayan. Mama Mary. At banda dito, kung may side nito, ay ang may nakasulat na loyalty. Diyan. At dito sa may loyalty nito, nakikita natin yung anong mga kadya. Mga kadya. At manda dito, nakikita natin si actually, sino ba to? Parang si, hindi ko alam kung si Dr. Jose Rizal. Dakaw ang nakasulat. Dakaw. So, banda dito, another cadets. At, yan. May integrity. Okay. At dahil dyan, maraming mga kadeti tayong nakikita dito sa bandang dito. Gawin ito. Yan. Na nakikita natin na may information na sila para makapagpaletrato tayo sa kanila. Diba? Nandito sila. Sa ating mga patagawan sila sa mga kanil. Pagawan talaga. Kaya ka na mag-vlog. Pagpapapicture tayo sa kanila. Diyan muna kayo. Hanggang sa muli.